Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Tuluyan ang vinito ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas kontra endo o ang Security of Tenure Bill. Matatanda ang isang pagtanggal sa sistemang endo sa mga ipinangako ng Pangulo noong kampanya. Mula sa Malacanang, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, tila hindi pa nga matutupad sa ngayon ang isa sa mga campaign promise ng Pangulong Duterte noong kampanya, ang wakasan ng end of contract o ang endo para sa mga manggagawa. Sa impormasyon ibinahagi nitong si Secretary Salvador Panelo sa Malacanang press corps ay sinabi nga nito na tuluyan ng ivinito ng Pangulong Duterte ang Security of Tenure Bill na magtatapos sana sa kontraktualisasyon sa trabaho. Wala pang inilalabas na opisyal na dokumento ang palasyo ukol sa pagvito ng Pangulo sa Security of Tenure Bill. Bagamat sa briefing ni Panelo kahapon, sinabi niyang may mga suhestyon daw kasi itong si Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia para raw ibalansi at itama ang panukala ng sagayon ay hindi makasama sa ating ekonomiya at pangkabuhayan. Ayon pa sa opisyal, ang na-veto na bill ay maaring muling ihain sa Kongreso. Nakasaad sa konstitusyon na pwedeng i-override ng 2/3 ng Kongreso ang veto ng Presidente. Pero ang 17th Congress ang nagpasa ng nasabing bill at ngayon ay 18th Congress na, kaya hindi na posible ang pag-override sa veto. Una na rin sinabi ng samahan ng employers at kumpanya sa bansa na duda sila kung may sapat na bilang ng kongresisang magsusulong nitong muli. Lalo pa raw at inilatag na nga ng economic managers ng Pangulo na posibleng mawalang investment at trabaho sa bansa kapag isinulong ang anti-endolo. May ilang foreign investors na rin daw ang tumangging mamuhunan sa Pilipinas dahil sa anti-endo bill. Sa ilalim ng Security of Tenure Bill, dapat maging regular na empleyado na ang mga manggagawang sinab-contract ng mga agency na ang trabaho ay mahalaga sa kumpanyang pinapasukan. Nakasaad din na kung may direct control sa manggagawang isang korporasyon o kumpanya, ang kumpanya at manggagawa ang dapat magkaroon ng tinatawag na employer-employee relationships at hindi ang agency. Hindi na rin pwedeng magsilbing employer ang mga agency o kumpanya kung ang ginagawa lang ng contractor ay mag-recruit at mag-deploy lang ng manggagawa. Rafi, noong June 27, isinumite ng Kongreso sa Pangulo ang Security of Tenure Bill. Dapat sana ay bukas magla-lapse into law ang nasabing batas kung hindi ito inaktuhan ng Pangulo. Pero yun nga, ano, sa pananalita na rin ano, na ibinahagi nitong si Secretary Panelo sa Malacanang press corps ay na-veto nga ng Pangulo ang nasabing anti-endo bill, Rafi. Ian, ano kayang inside story kung meron ka lang impormasyon? Kasi kahapon, di ba, inanunsyo na vinito na nga ng Pangulo, pero binawi ito ng palasyo at sinabing hindi pa pala. Pero ngayon ay kumpirmado na nga ang vinito na. Ano kaya nangyari doon, Ian? Well, right now, Rafi, talagang salat pa tayo sa mga impormasyon. Ano, kung bakit nga ba nagtila urong sulong at nagkaroon pa nga ng kalituhan, kung bakit sinasabi nung una na vinito na and then later on nung gabi ay binawi din ito at ngayong umaga ay kinumpirma na nila. Hindi rin natin alam, Rafi, kung ano nga yung mga naging dahilan ng Pangulo sapagkat yung kanyang veto message ay hindi pa rin inilalabas sa publiko sa ngayon. Ito ang hinihintay ngayon ng Malacanang press corps. Pero may mga ulat na rin, ano, Rafi, no, na maraming samahan ng mga employers at ng mga negosyante ang talagang tutol nga dito sa Security of Tenure Bill o itong anti-endo bill sapagkat kung sa perspective ng mga businessman at ng mga mamumuhunan ay talagang malaking ang magiging epekto nito sa kanilang operasyon at yun ngang iba sinasabing mata-turn off daw sa pag-i-invest sa ating bansa kung itutuloy ng pamahalaan nito. So kabilang ang mga yan, ano, sa mga ikinonsidera marahil ng ating Pangulo kung kaya niya i-vinito ito, Rafi. At sa ating pagkakaalam, Ian, ewan ko kung ikukumpirma ito, pero itong mga economic managers mismo ng Pangulo, yung tumututol doon sa ilang provision, doon sa endo bill, dahil ito na nga rin ang ineko, nabanggit mo, ng mga businessmen, na Ian. Yes, Rafi. Actually, si Secretary Panelo, sinabing mismong si NEDA Secretary Ernesto Pernia, ay sinasabing may mga kailangang itweak dito sa panukalang batas ng anti-endo bill, ano, na pwede nga na magawa ito, pero yun nga, yung hindi makakasama sa ating ekonomiya sa pangkalahatan
at syempre doon sa hindi nga makaka-turn off doon sa mga investors at sa mga posibleng maglagak ng puhunan dito sa ating bansa. Sapagkat maibibigay natin sa mga manggagawa itong regularisasyon, pero kung may mga gusto namang mag-invest at may mga existing na mga kumpanya ngayon dito sa atin ang aayaw dito sa pulisiyang ito. Siyempre, wala naman din tayong control kung umalis sila dito. Pero siyempre, Rafi, sisingilin ang manggagawa ang Pangulo dito, no, sapagkat ito'y kanyang campaign promise, ano, at matagal niyang sinabi na talagang nais niyang wakasan ito. At actually, noong isang taon lang ay naglabas nga ng Executive Order No. 51 ang Pangulong Duterte na sinasabing bawal na, no, yung mga tinatawag na illegal contracting and subcontracting. Pero dun sa EO na yon ay pinahintulutan din niya ang Sekretary ng Dole na alamin kung aling mga trabaho ang pwedeng magkaroon ng i-subcontract or ilagay sa kontraktualisasyon. So, kaya itong EO na to ay talagang nakatanggap din ng maraming batikos, lalo na doon sa mga samahan na manggagawa, sapagkat nakikita nila na talagang hindi ito magiging epektibo. Pero ang Pangulong Duterte, ang sinabi niya noon ay kailangan din na mag-enact nga ang Kongreso ng sarili nitong version ng anti-endo bill, sapagkat yun talaga, kung magkaroon ng batas, Rafi, ay talagang mas magiging matibay ito at magiging legal na basihan ng mga manggagawa para hindi na nga sila magdanas ng mga tinatawag ng end of contract, Rafi. So abangan natin yung opisyal na pahayag ng Palasyo ng Malacanang kung ano yung rason talaga ng Pangulo sa pag-veto sa bill na ito. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.